Kafa Bebe, welcome back to my YouTube channel. And as usual, magkasama na naman kaming ulit at this tonight, ngayong araw na ito, alam mo, marami kaming tatalakayin about sa mga nangyari dito, and we want to shout out sa lahat ng mga nanood sa Bombo Radio. Sikat na kami. Napublish po kami sa Bombo Radio Legazpi. Salamat po sa inyo, sir. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya. Bombo. Basta, oo. Na-feature po kami sa Bombo Radio Legazpi. Yun, at ngayon, tatalakayin po namin ang mga naging karanasan namin dito bilang isang OFW, bilang isang caregiver dito sa Israel. Kung paano nagkaroon ng ceasefire, kung paano nagsimula, at kung ano yung mga naramdaman namin, at kung ano yung mga balita na pinakalat ng mga reporters natin dyan sa Pilipinas. So, natatakot na akong banggitin kasi baka mamaya salvage tayo. Sabi na mag na lang daw magbanggit ng mga network kasi. Oo, mga reporter na crime, sabi daw. 'Di ba? Kung hindi naman totoo naman kasi yung ano nila, 'di ba? Yung ni-report nila o bakit may napauwi ba. So, 'yun, mga kaibigan, may nakikisali. gusto naming ibalita sa inyo na nag-ceasefire na ang Israel tsaka sa Gaza since ano ba ngayon, Sabado, Biyernes, kaninang madaling araw, alas 2, may nag-ceasefire ng alas 2, pero sa kabila noon 1:59 nagpapalipad pa rin sila ng racket. Tama, di ba? Sa alam, hindi mo alam. Sa Askelon, sa Asdod, sa Beersheba. Sa South kasi. Oh, doon sa kanila. Sa part namin as Central, dito sa Tel Aviv. Wala na. Doon talaga kasi malapit sila. Parang napaka unfair kasi sasabihin nila gusto nilang ceasefire pero sila nagbubomba pa din. Parang kasi yun yung kanila, strategy nila. Sabihin nila mag-ceasefire sila para yung ibang isang part is titigil na, parang kakalma sila, kakalm down sila. Pero yung ibang part pala is ready to attack na naman sila. Parang yun yung way nila para makabawi. Kaya nga. Parang strategy. Kasi doon sa Gaza, marami na pong nasalanta. Casualties. Casualties. Marami na din po silang talagang pinatumba. Kaya kung nakikita nyo naman sa mga media na talagang kakaawa po sila. Pero dito, nag-umpisa lang po yan sa maliit na alitan about sa Mosque Aqsa. Doon sa Jerusalem Day, doon po nagsimula na sinasabi nila na nang-away yung mga police dito, kapulisan. Pero I think hindi naman yun yung totoong nangyari, di ba? Pinapaalis ata sila. Pinapaalis ng mga police. Jewish. Oo. Yes. Yun, doon na nagkaroon ng unang riot. Tapos after a few hours, yan na, nag-umpisa na yung racket. So, doon nang nangyari ang unang kaguluhan at ano pa ba? Pero alam mo, parang yearly naman nangyayari. Ay, oo, yung mga pag-gusto nila. Parang yearly yan ang nangyayari kasi kagaya naman nung nakaraang taon, sabi mo, 2014, sabi mo, gano'n ito na naman eh. Mm-mm. Nagpasabog naman sila. Parang nangyayari yan, gawa ng sa teritoryo ng bawat isa. Sabihin nila na sa amin to, sa amin yan. Marami tayong nakikita sa YouTube o sa iba't ibang mga report about sa kung saan nag-umpisa nga ba yung alitan na ito. O, bibigyan lang namin kayo ng konting ano bang sabi ni Belia dati? Yung konting kaalaman lang na sa magkakapat sa isang pamilya, nagkakaroon na ng inggitan, ng kuhaan ng ari-arian. Ano ba yung pinaka-ano ni Belia? Shout out sa'yo, Belia. Yung one, sabi niya, is sa isang pamilya, parang may kunyari ikaw, pinamanahan ka na nila ng mas malaking lupa. Oo. Ako, mas maliit na lupa. Ako, dumadami. Siyempre ako, na maliit yung namana sa akin. Gusto ko ang kinin yung iba. Kasi maliit yung akin, ikaw ayaw mo. Kaya nag-gawin na sila. Maganda yung sinabi din niya na na lumalaki na din yung pamilya niya kasi kaya gawa ng gusto na din nilang kumuha doon sa
sa pag-aari ng kapatid niya. So, ganun lang po kasimple. Nag-anuhan sila kasi dumadami na sila. Kailangan din nila ng space. Kaya ganun. Eh, manood na lang tayo ng... kasi hahaba po tayo sa ating talakayan. Ano? Yun lamang po. Magkapatid po ang Palestinian tsaka Jewish, kung alam natin sa Bible. Magkapatid lang po sila. Yung isa naging Muslim, yung isa Jewish. So, kung alam natin yung kwento ni Abraham, yan, dyan na. Hahaba po tayo. Kaya, yun lang po ang may share namin. So, yung pakiramdam po namin dito as bakit kinakampihan namin yung Israel. Of course, dito po kami nagtatrabaho. And of course, alam po namin yung totoong nangyayari. And hindi na lang po namin alam kung nagsisinungaling ang mga Israeli. Pero I think hindi naman sila ganun nagsisinungaling na gusto lang nilang pasabugin yung kaaway. Kasi ramdam naman po namin na una po talagang nagpalipad ng racket sa kaunting alitan lang sa mosque. Yun. Tsaka sabi ni yung alaga ko, sabi, hindi naman nila kaaway yung mga... Gaza. Oo, ang mga kwan lang nila is yung mga Hamas. Terrorist. Oo. Yung mga terrorist yung mga kaaway nila, hindi yung mga tao ng mga Gaza. O Palestinian. Pero yung mga terrorist lang yung makaaway nila. Mm-mm. Kumbaga, yung Hamas na tinatawag, group ng terrorist. I think, di ba, Arab sila? Oo, ginagamit lang nila yung Gaza para lumusob dito sa Israel. Parang ganon. So, totoo po na ginagawa po nilang panangga yung mga ng mga civilian. Oo. Lalo na yung mga bata. Kasi, dito... hindi po titirahin ng mga Israeli, mga IDF, kapag may mga bata at mga civilian. Kung makikita po ninyo, talagang yung target lang nila, mga building, hindi yung lahat, yung ginagamit nila sa mga communication, telephone, ganyan-ganyan. So, yun po yung mga tinatarget nila. So, sad to say, may mga civilian na nandoon. Doon po nila nilalagay kasi nga, ayun yung tactic nila na human shield ba ang tawag doon. Tsaka hindi ko rin maintindihan ang bawat party is bago sila lulusog, nagwa-warning sila. Ayun po yung nagwa-warning sila bago sila. O sa ganitong oras, ganitong lugar, magpapasabog kami. Magwa-warning sila. Pero hindi ko maintindihan dun sa kabilang part, sa Gaza, is man napakaraming nagkuka na tao. Nadadamay. Bakit? Ayaw nilang panisin. Winawarningan naman sila, di ba? Dito din, nakakaroon tayo ng warning na... Winawarningan tayo. Kasi nga, magkapatid sila. Magkapatid din. May Arab din dito sa loob ng Israel. Kaya yung information na galing doon, sinasabihin din nila. Tsaka, tignan nyo, ang babait pa nila. Mm-hmm. Kaaway sila, pero sinasabihin, oh, papatumutikin namin kayo bukas alas 8. Parang ganun. Sa alas 12, ganyan. Diba? Oo, may ganun ba na away? Diba? Parang mga hunghang na lang sila na, oy, magpapuputok kami ng alas 12 dyan. Sa Tel Aviv, magtago na kayo. Ganun, diba? Hindi, totoo po yun. Totoo yun. O tapos sasabihin, magsisisfire ng alas 2, o diba? Tapos, isa na naman, mamayang alas 12, alas 8, alas 9, o. Parang wala lang, parang naglaro lang sila. Yeah. Eh, hindi namin alam, sa teritory na talaga yan. Diba, kung sinong mas magaling. Yun, tapos, yung repatriation na narinig natin dyan sa Pilipinas.